Sakay ng British Royal Air Force C-130 noong August 18 ang limang OFW sa Afghanistan. Kasama dito ang mag-inang sina Ninia Pastor at Annalie Ocampo. Basta yung goal po namin is makapasok kami doon sa base para po if ever na may mga military flight, nagstay po kami sa labas going to that base like 4 hours. And then may mga local nationals na pilit pong pumapasok. May mga Taliban din po na naka-assign dun sa gate. Oo. So actually, nakakatakot po na nakaka-paranoid. 3 nurse sa Kabul si Ninia. Ang nanay naman niya, 11 taon doon. Nakapagtapos siya ng nursing dahil sa trabaho ng ina bilang admin sa ospital. Kung wala po mga about terrorism, Kabul is very good country. Yung weather niya, lahat po yung mga tao, madali po silang katrabaho. Pero parang sa isang iglap lang, within wala man pong 24 hours, na take over ng Taliban, parang napaka lungkot lang po. Isa naman sa huling na-rescue ng kanyang grupo, ang kennel master na si Joselito Eros Buakinya. Isa ako sa huling nagpa-evacuate gawa ng meron akong mission na naiwan doon. Lahat ng tropa ko, ng team namin is ako unang pinarelease ko na lahat sila. Noong 2019, nakaligtas siya sa pag-atake ng Taliban. Inatake kami ng Taliban, truck bomb. Katatapos namin ng duty sa UN, alam mo yung truck ng water na puno, explosive lahat. Yung Green Village na tinatawag na Great Wall of Kabul, nabasag nila yung wall na yun, nakapenetrate ang 4 na Taliban. Naging ghost town ng village namin, Green Village. Namatayan kami ng tropa. Ngayong nasa UK na, baon rin niya ang kabutihan ng Afghan locals. Ang mga Taliban, hinayaan din silang makapuslit. Bubukas lang namin yung ilaw sa sakyan, sabay kakaway kami. Pinapadaan naman na kami. Sabi nila, Filipino good. Alam nilang good ang Pilipino. Inaasahan pa ang pagdating ng ilan pang Pinoy mula sa Afghanistan. Para sa TFC News, Rose Eclarinal, ABS-CBN News, London.